Please subscribe my channel and click the notification bell for more videos. Hi, Kibonetics! Welcome back to my channel. It's another day, another vlog, and another video that we're going to talk about. So, maraming mga breeders ang naghahangad na makapag-breed ng mga kakaibang ibon na masasabi natin iilan lang ang mga meron nito. Ngayon, itong mga ibon na ito ay nananatiling nasa tugatok po ng presyuhan. So, kumbaga, nasa ang presyuhan nito ay mataas pa. Kasi iilan lang po yung mga nakakapag-breed ng mga ganitong rare birds. Sino bang mag-aakalang magkakaroon ng red African gray parrot? So, napaka-rare. So, ang presyuhan ng mga ganyang ibon ay mataas din. Kaya, yung mga breeder natin ngayon ay nag-uunahan o bumibili ng mga breeder na maaaring maglabas ng mga red birds. So, hindi lang African gray ang merong red na ano factor na mas na tinatawag, meron din sa mga San Conur. At meron din sa mga finches o mga canary finches. So meron din silang mga red factor na tinatawag. So ano nga bang sikreto o ano nga bang breeder ang maaaring makapagpalabas o ano nga bang mga mutation ang maaaring makapagpalabas o maaaring nating pagparisin para makapagpalabas tayo ng mga red birds na kagaya nitong mga nasa ating mga video. So sa ano pa lang, sa itsura pa lang, so talagang maaakit ka eh, kasi kakaiba ang kanilang mga kulay. So meron din yan sa mga kalapate na kung saan madali na lang makapagpalabas ng mga ganyan. Bibili ka lang ng ganyang kulay at lalagyan mo lang siya ng kapares at tsak pag nangitlog at nanganak sila ay magkakaroon ka ng mga red birds sa mga kalapate. At meron din yan sa mga lovebirds naman. So sa mga lovebirds naman ay masasabi nating rare ang mga ganitong kulay. So ang tanong, ano nga bang mga parisan ang makapagpapalabas ng mga rare na kagaya nitong mga red factors? Kasi kung titingnan natin ang presyuhan nila sa world international market ay umaabot na $80,000 to $100,000 ang bawat isa sa kanila. So katunayan, meron na niyan sa Indonesia na kung saan nakapag-breed sina Christian Billy New at ang Proboa at Kenzo LBF. Sila yung mga prominenteng breeder na nakapagpalabas ng mga magagandang red factors. So yung ating nasa video ay si Sir kay Sir Dante or Etnad sa kanyang Facebook Ganoriam na taga Marikina. So nagpapasalamat tayo sa kanya na binigyan niya tayo ng pagkakataong may feature yung kanyang red birds o yung mga red factor African lovebirds. So kung kayo po ay gustong bumili o mag-acquire sa kanya ng mga red factor birds,
I-PM nyo lamang po siya sa kanyang Facebook account. At siya naman po ay mabait at very accommodating po sa mga PM sa Facebook. So hindi po kayo mapapaya sa kanya. So kayo na lang po mag-usap kung magkano niya pwedeng ibenta yung mga ibon na red factor na meron po siyang palabas o paanak. Ngayon, marami na po tayong mga breeders dito sa Philippines na nakapagpapalabas ng mga ganyan. Sana all. Hindi ko na po maisa-isa, pero sa mga ano lang po natin, may mga group po yan na pwede nyong salihan. Like yung Red Factor Agapornis Fishery. Pwede nyo pong i-search sa mga Facebook groups, at pwede po kayong mag-join doon at mag-post kung kayo po ay gustong makapag-alaga o gustong mag-alaga o mag-breed ng mga Red Factor birds. Para sa gayon ay pag napaanak yun, ha, pag kayo'y pala rin na makapagpalabas ng mga Red Factor birds, ay tsak na bawi yung pinuhunan ninyo. So dito sa Pilipinas, napagtanungan po natin ang ibang mga breeder ay kung kak ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos each. So sa ibang mga breeder yan. So iba-iba po kasi ang presyuhan ng bawat breeder. Then yung ano, kung hen naman ay pumapatak ng mga 60,000 to 65,000. Tapos meron naman isang breeder na napagtanungan natin na kung hen ay 55,000 each. Kung ano naman, kung cock, lalo't may karga o may bangga pa itong ibang mutation like U-wing or pale fallow, ay nagkakalaga ng 65,000 pataas bawat isa ng mga presyuhan ng mga Red Factor birds. So bilang isang baguhan, so nakakainganyo nga naman na pumili ng breeder na maglalabas ng mga Red Factor African Lovebirds. So ano-ano nga ba ang mga parisan pwedeng maglabas ng mga Red Factor African Lovebirds? So sample dito, meron tayong Renewing Opaline, Split RF, Split PF. Binangga niya sa Green Opa, Split RF, Possible Split PF pala, PF. So yan mga sample. So napagtanungan din natin na pwede rin isang ibong merong dugong RF, ipares mo siya sa normal na walang dugong RF, pero pale fallow dapat yung meron siya dugong pale fallow, ay pwede rin po maglabas ng mga Red Factor birds. So pwede rin po kung meron kayong isang visual, ipares nyo po sa non-visual Red Factor, ay maglalabas din po siya ng mga Red Factor birds. Basta PF po or opaline or nasa green series nyo siya ipares or sa blue series, ay tsak na maglalabas po yan ng mga visual Red Factor birds. So ayon lang po yan sa ating mga napagtanungang mga breeder ng mga Red Factor birds at mga napapanood nating ibang mga breeder na nagsishare ng kanilang mga parisan. So sabi nga nila, usually daw nasa green PF o pale fallow naglilink yung blood nung ng mga Red Factors. Kapag ipinaris yung mga green series na yan or blue series sa possible split RF lang, ay maglalabas na ito ng mga kada clutch ng mga isa o dalawang mga Red Factor. So swerte kung mga apat ang ilabas niyan ng mga Red Factor. So nakakainganyo kasi nga, 'di ba? Ang taas-taas ng presyo niya compare sa iba. So ano pang hinihintay natin, mga
kapwa ko mga breeder. Umpisa na nating maghagilap at mag-acquire ng mga breeder na maglalabas ng mga red factor. Kasi sila yung mga rare at kakaunti pa lamang ang meron nito. So kakaunti pa rin lang yung mga biniyayaan na mga pagpalabas ng mga red factor birds. So kahit ako, wala pa akong red factor bird. So isa yan sa mga pinapangarap nating magkaroon tayo sa ating maliit na ibunan. So sino ba ang ano? Saan ba nag-i-start lahat yan? Hindi sa pangarap, di ba? So habang nangangarap ka, habang nag-e-enjoy ka sa hobby mo na pagbibreed ng mga ibon, ay unti-unti magbubukas ng mga windows ang ating Diyos para tayo'y bigyan ng ano, pagkakataong magkaroon ng ganyang ibon. So isa sa mga ano tip na may bibigay natin ay yun nga, huwag tayong maging madamot o maging makasarili na mag-share ng mga ibon natin na kung anumang meron tayo. Kasi malay natin yung pinagdamutan natin yun, yung pala yung merong ibon na wala ka na meron siya na kakailanganin mo balang araw yung ibon na yun, kagaya halimbawa ng red factor, di ba? So dun pa lang na ano ka na, yung pagkakataon mo na magkaroon ka ng red factor, naputol na o magkaroon ng ibang mutation na wala ka. So yun nga yung mapapayo natin, maging friendly lang tayo at check na hindi natin makukuha ng mahal yan yung mga breeder na maglalabas ng mga red factor na yan, kundi makukuha lang natin ng abot kaya mura dahil tayo ay marunong makipagkaibigan sa ating mga kapwa breeder at hindi tayo naging suplado sa kanila kung sila ay nagtatanong sa atin o tayo ay nagtanong sa kanila kung paano ang pag-aalaga o paano ang pagpapalabas ng mga ganyang klaseng ibon. So another pairing na maaaring maglabas po ng mga visual red factor birds o African lovebirds. So meron kang split pale, split RF, cross o ipares sa OPA split pale, ay paniguradong maglalabas po ito ng mga visual red factor birds. At kung meron kang green split RF i-cross sa violet split RF o so parehong split, so maglalabas ulit ito ng mga RF na visual. So yung sa pinakamurang na pagtanungan natin na presyo ng possible split RF, yung mga green possible split RF ay nagkakahalaga po ng 20,000 pesos each. Hindi lang po natin alam kung may DNA cock po ito o DNA hen. Iyan po ay ayon kay Sir Dante na taga Marikina, yung ating yung isa sa mga breeder na nagpahiram po ng kanyang mga videos dito sa ating vlog ngayon. Samahan niyo po siya ulit na i-message. Mali ninyo, bigyan po niya kayo ng discount kung kayo po ay hihingi ng kaunting tawad. So bago ko nga pala makalimutan mga kaibonatics, so kung mag-acquire po kayo ng mga red factor, piliin niyo po yung mga red factor talaga, hindi po yung mga red suffuse, kasi magkaiba po silang dalawa. Ang kaibaan po nung red factor bird sa red suffuse, yung red suffuse yung kapag kasi yung ano, yung mga green series usually pag 2 years na malapit po silang mamatay o may mga sakit po sila sa atay, pag after po nilang magmolt ay pagtubo ng kanilang mga ano, mga balahibo ay nagkakaroon po ng mga spot na red. So yun po yung tinatawag nating red suffuse. So mapapansin nyo sa mga red suffuse ay makakapal yung talukap nung eyering nila kasi matatanda na po sila. Ibig sabihin, malapit na po silang mamatay kumbaga. So meron na po silang sakit sa atay. So wag po kayong bibili ng mga ganun.
So, bibili nyo po yung talagang mga genuine na red factor birds. So, inulit ko, nabibili po ito sa mga legit breeders. Kagaya nung ni Sir Dante. So, mapapansin niyo, usually yung mga red suffuse na yan ay makikita sa mga Alps 1 na green series. Yan, medyo sa video natin, bagsak yung balahibo nung Alps 1 na nag-red suffuse. So, hindi po siya matatawag na red factor bird, kundi red suffuse lamang po. Na meron siyang sakit, kaya naging ganyan po yung kulay niya. Di kagaya po nung genuine red factor na African lovebirds, from inakay pa lamang po ay makikita nyo kaagad dun sa tubo ng balahibo niya ay pula na at napaka shiny po nung kulay nung kintab nung pagkakared nila, compare dito sa mga red suffuse na bagsak yung balahibo, spice spotted lang po yung ano, yung mga red na feathers na makikita po sa kanilang mga balahibo. So sana may natutunan po kayo mga kaibonatics, hanggang sa muli nating video. Shoutout tayo mga kaibonatics. Shoutout kay Project P from Antipolo. Shoutout kay Angelito Celis. Shoutout kay Joan Layson. Shoutout kay Daryl Dave Constantino. Shoutout kay Marky Rondael from Pasig City, Marcus Avery. Shoutout kay Ernest Saldivar. Shoutout kay Doc Gilbert Lupanco. Shoutout kay Emelito Salonga. Shoutout kay Blaine Ren Legaspi. And shoutout kay Carlo Hinete. At shoutout kay Aftab Kamar. Please subscribe my channel and click the notification bell for more videos. Breed lang ng breed! Don't forget to like, share, and subscribe!